gumastos ka pa ng 300, 400 o 1 billion pa sa pag-humanitarian mo, okay nang ina mo, hindi mo mapapalitan yung katotohanan na isa kang kulaong. Dating sekretarya ni Francis Leo Marcos na si Yamatan, nagsalita patungkol sa kanyang dating boss na si Francis Leo Marcos. Panoorin natin ang video na ito kung saan tinawag pa si FLM ni Yamatan na isang kulaong. Mafia, ma. Hindi siya mafia. Kasi pag sinabi mong mafia, ang ano niya dyan, meron siyang mga kasama, mga business partner na malalaking tao, na mayayaman, na ang galawan nila illegal. Diba? Illegal naman yung pag-ano eh. Legal naman may yung kanyang ginagawa sa YouTube. Legal yung kinikita niya. Diba? Kaya nga wala makapagpasarado ng YouTube niya eh. Kasi nga, legal. Kumbaga, alam ng mga tao yung mga anti-kulaong, yung ginagawa niya na pagpapaikot, 'di ba? Alam ng mga tao na ginagamit niya yung platform ng YT para nang sa ganun maisakatuparan niya kung ano yung mga pangarap niya, yung gusto niyang mangyari sa sarili niya. Ang live ng YT ngayon ay parang live ng Facebook. Ang dami nila, yummy, naglalabasan, tagalabasan ng mga lokong ito. Aba, teka. Ganyan talaga, Froggy. Ayaan mo lang sila dyan, dead ma. Isa-isayin pa ba natin yan? Papansinin pa ba natin yan? Diba? Dead ma. Kaya yung ano niya, malakas ang loob niya na gawin niya na mag... na... kumbaga, magpaikot, magmanipula. Pero tignan ninyo, ma. Tignan ninyo. Kahit na anong gawin niya na pagpapanggap o pag yung ginagawa niya, no, na kapekean sa sarili niya, lumalabas at lumalabas eh, yung katotohanan kung anong klaseng tao siya. Diba? Siya rin naman mismo yung nagbubuko sa sarili niya. Wala, hindi mo na kailangan gumamit pa ng salita ni Mike Cervera, ni Tatay Nasukir, ni Kaaruba, ni Mamelon Kyle, o nung kung sino pa mga tao, o kahit tayo dito. Kasi nga, siya mismo, inilalabas niya kung anong klaseng pagkatao meron siya. Diba? Kung anong pag-uugali, kung anong puso meron siya. Panggap lang. Lahat pwedeng gawin sa YouTube at may screen name din. True. Pag sa YT ka mag-live, madami talaga ang papasok ng ibang lahi. Hi, Miss Yam. Good morning. Evening to all. Mami Bunso Powers. Mega love shoutout, ma. Di, mama, may Josephine. Kita mo ha, sa ka nakakita, tatakbo ka, gusto mong manilbihan sa Pilipinas, gusto mong maging senador, gusto mong magkaroon ng kapangyarihan, gusto mong maupo. Di ba? Pero anong ginagawa mo? Ano klase pag-uugali meron ka? Umpisahan mo sa ikaw mismo, yung sarili mo. Yung sarili mo, hindi mo mailabas kung sino yung totoong ikaw. Diba? Kailangan mo pa magpanggap na isa kang galing sa pamilyang ganito, ang magulang mo, napaka-komplikado, ang simple ng buhay. Diba? Paulit-ulit natin sinasabi na mahal ka ng tao. Hindi mo na kailangan pa magpanggap na kung sino ka. Eh kahit na ikaw si Norman Mangusin eh. Diba? Which is totoo naman, ikaw naman talaga yung si Norman Mangusin. Tanggap ka ng tao kasi mahal ka nila kung anong ginawa mo. Pero yung putang ina, paiikutin mo yung mga taong naniniwala sa'yo. Gagawan mo na kung ano-ano kwento yung mga taong dating nagtanggol sa'yo. Shoot ka, bes! Diba? Tsaka nakakita, tangina, gusto mo maging senador? Pero manggigilit ka ng tao? Kung kututo sila. Ano ka? NPA? Gago! Dapat kapag ano ka, hindi ka magsasalita ng mga ano. Meron ba kayong presidente? O presidente, oo, si Tatay Digong. Talagang, oh, papapatay kita. Talaga tinototoo niya talaga kasi talaga mga masasamang tao yung mga tinitira niya. Diba? Correct. Siya mismo nagsabi na Norman Mangusin. True. Mami Fitness! Shout out, Mimi. Kaya hindi mo na kailangan pang anuhin eh. Kung ikaw, marunong kang magmasid, marunong kang makiramdam, marunong kang makinig, nakikita mo kung ano yung tama at mali, doon pa lang sa pananalita niya,
Tang ina, nakaka-turn off na. Bakit? Kasi siya mismo eh. Siya mismo. Sino ba tayo? Diba? Para pagsalitaan niya, nakututuusin, nasa akin ang lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga ng dahilan para pugut at gilitan siya ng ano, putang ina mo, anong palagay mo sa akin, kulaong ha? Anong palagay mo sa akin? Manok? Manok ba ako? Mukha ba akong manok para gilitan ng leeg? Tang ina, balyena ako, hindi ako manok. Hindi ako manok, balyena ako. Pakyo ka sa earth, pang-ina to. Diba? Hindi ako manok para gilitan mo. Balyena ako, balyena. Tangin na kabuhay ka pa. Manok lumilipad sa bakuran. Ano? Bless mo na comment section. Manok lumilipad sa bakuran, kinatay na. Ano ba name niya? Search ko, hindi ako matik nakasubscribe sa kanya. Diba, my loves? At saka putang ina, ano ba? Alam mo yan. Kung anong sa akin, kung saan lang ako takot. Takot lang ako mawala ng pagkain. Tang ina, bukod doon, wala na akong ibang kinakatakutan. Tang inang to. Ayaw mo maging manok, kaya mo, ayoko nga, pag kumakain yun, toka-toka lang eh. Eh ako pag kumain ako, diba? Swak pati balls. Oh yes, syempre, balyena ako ma, hindi ako manok. Tang ina, laki-laki ko. Eh di ko magiging manok ako, mga 100 piraso ako, ganun. Oh, at least ang balyena, nandun na ako sa 4XL. Oh. Balyena ako, Mami Axel. Hindi ako ano, hindi ako ngala-ngala mo ya mo. Diba? Haha, ang balyena ang kumakain ng tao. Tama! Kahit nga engkanto eh, Mami Master Rex, diba? Kaya natin kainin. Tung ina. Diyan yung mga ganyan, mga pahapyaw niya. Pang ano niya lang yan, pang hype niya lang yan, para yung mga nanonood sa kanya, diba, yung mga gigil na mga mami sa akin, maano, yung, binibigyan niya ng satisfaction, diba? Binibigyan niya lang ng satisfaction yung mga manonood niya. Sabi niya sa akin, narap-arapan yun. Kahit lalaki siya. Hello? Si Chubby, halata naman ang kumain. Buo, di na kailangan. Tangino mo, my loves. Hindi kasi ako talaga, pag kumakain ako, ayoko talaga nung malamig. Kaya diba kapag, kunyari, may nag-serve sa akin ng malamig, talagang nakasibang talaga ako. Talagang hindi mo maano yung ano ko. Talagang, tangino. Kakainin mo ako ng malamig. Seryoso talaga. Tsaka pag kumakain ako, hindi ako nagbunguya. Diretso lang ako. Lunok lang ako ng lunok.